Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk With Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,994 subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at mahal na mahal ko po kayo. Okay, ang pag-usapan po natin today ay yung dyan sa Caloocan City naman, no? Dyan sa Caloocan City po ay tatakbo po ang current mayor na si Dale Gonzalo Along Malapitan. Yan. Siya po ay dating congressman ng 1st District. Ngayon ay nung nakaraang eleksyon, tumakbo naman ang kanyang ama na si si Oka Malapitan at tatakbo ito bilang congressman ulit, no? Ito si Dale Malapitan, Malapitan ay tatakbo bilang mayor ulit, no? Eh ngayon si Trillanes po lalabanan siya, no? Trillanes lalabanan po siya si Trillanes lalabanan niya si Along Malapitan. Ngunit, no, may mga surveys po na lumabas na talagang matatalo si Trillanes. Eh ngayon po, no, ngayon nalalapit ang mga pagproklama, no? O kaya naman ay enlist, no, ng COC, Certificate of Candidacy ng mga iba't ibang mga politiko. Eh ngayon, nakikita natin na parang tila bagang hindi susuportahan ng mga Marcos o hindi susuportahan ng administrasyon si dating Senador Antonio Trillanes. Yan nga po ang sinasabi natin nung umpisa pa lang. Kung nakinig lang sana sa atin si Senador, dating Senador Trillanes, na wag na pong manghimasok sa national politics. Okay? Wag nang tirahin si Aimee Marcos, wag nang tirahin si Sara Duterte, yung mga national leaders natin, si Pangulong, dati Pangulong Rodrigo Roa Duterte, BBM, iba-iba pa. Eh recently, talagang binanatan din niya, tinira rin niya si Lenny Robredo. Ano ba 'yan, 'di ba? Lahat na lang tinitira mo dating Senador Trillanes. Ngayon, pati si Malapitan tinitira mo. Kaya ngayon, talaga parang walang nagkakagusto sa kanya, no? Eh ito pa, 'di ba? Pangalan nito si dating congressman, no? Irise, no? Dating Vice Mayor Irise na ilang beses na tumatakbo bilang mayor ay tilabaga parang dinidistansyahan niya, no, si Antonio Trillanes, no? Ito lumipat sa Liberal Party na dati niyang partido imbes na sa Aksyon Demokratiko. So may ibig sabihin po 'yun, ha? Okay? Baka siya po ay tatakbo bilang mayor ng Caloocan City at maglalaban-laban po sila ni Trillanes at Malapitan. Okay? Talaga tatlong distrito po ang Caloocan City. 3 districts po yan. 1st to 3rd district. Eh ngayon, napapatunayan natin na hindi susuportahan ito ng mga Marcos. Alam niyo po ba bakit? Dahil recently, nung proclamation rally ni Mayor Malapitan at yung mga Malapitan, yung mga partido nila, ay talagang nandun si outgoing Secretary of the Interior and Local Government, Benhur Abalos. No? Ito, siya nga nagpanguna, no? Dyan sa senatorial slate, diyan sa rally nila, no? He was joined, no? Sumali sa kanila, no? Umakit sa entablado si Makati City Mayor Abby Binay, no? Si Senator Francis Tolentino at Camille Villar. Itong mga kandidato po na ito ay sila po ay yung apat na kandidato po ito ay sila po ay dinadala ng administrasyon, no? Sabi nga ni Abalos, no? Talagang pinapurihan niya ng gusto, ha? Talaga yung Malapitan's leadership daw, talagang sila lang daw, Caloocan at Mandaluyong ang nakapag-earn ng seal of good governance, local governance, kahit nga ang Pasig, no, kahit ang Las Piñas, no, kahit ang Makati City, ay walang ganun, no? Talagang yung integrity at performance ng local governments. Kasama niya ito, kasama niya si pangalan to, si Abby Binay, ibig sabihin ba noon ay hindi maganda, no? Hindi maganda ang pamamalakad ni Abby Binay, no? Sabi niya sa kanyang speech, only the cities of Mandaluyong and Caloocan earn the seal of good local governance. Paano na tayo, Senador Trillanes, no? Ibig sabihin daw, no, pag may seal of governance, is a sign that your mayor has been transparent in leading the city. Ano sinasabi ni Vico Soto na transparent sila? Wala pala silang seal of governance. Naku po, ha?
Kaya nga po nagpapabola tayo sa mga politikong ito, no? Mga politikong ito, kunwari dyan sa Pasig City. Bakit ganun? Eh sabi nga, di ba, pag transparent daw, dapat may seal of governance. Eh, may ano ba, seal of governance ba ang Pasig City? Malay mo, baka wala naman. Ibig sabihin, wala talaga, no? Oh, sabi pa ni Avalos na talagang magre-resign na daw siya in few days, no? Sana ngayon na, no? Para mag-focus na sa kanyang senatorial campaign. Pero sa tingin ko ay matatalo din ito si Avalos, no? Napakaraming pangalan diyan at tingin ko marami pong mananalo diyan, no? Ito na lang, Tulfo, Marcos, Soto, Lacson, lima na 'yon, 'di ba? Anim na 'yon. Oh, eh saan ka pa pupulutin diyan? Sumali din po sa kanila ang kapatid, no, nakakatandang kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos na si Senator Aing Marcos na kahapon lamang ay nag-announce na nag-withdraw na siya doon sa senatorial lineup ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas at ano, no, mag-iisa na lang daw siya, no, kasi ayaw daw niyang mailagay diyan sa ano, no, sa kagitnaan ng kawayan. Okay, o umattend din po siya diyan sa event na 'yan. Eh syempre pag umattend ang kapatid ng Pangulong Bongbong Marcos, eh baka naman hindi suportahan. Kaya po nga sinasabi natin na ang mga Marcos ay hindi susuportahan si Trillanes. Manalo pa kaya? Ngayon, lalong-lalo na ngayon, eh talagang hindi naman pala siya susuportahan, no? Sabi niya sa speech ni Bongbong ni Amy Marcos, meron daw marami daw achievements, no? Marami daw achievements. Sabi pala ng mga malapitan, marami daw silang achievements. Marami siyang construction of numerous schools and the creation of job opportunities for residents. So ibig sabihin nito, hindi lang po ayuda ang sinasang-ayunan o sinasapalatayanan ang ng mga malapitan. Oh, sabi niya, prepared din daw sila na i-showcase ang kanyang track record ahead of 2025 polls, no? So yung malapitan family aims to solidify their influence in the city, no? Eh katulad nga ng sinabi natin kanina, si ano, Along's father, Oscar Malapitan, is seeking a second term as city's representative. Eh si ano din, no, si Dale Malapitan, no, ay tatakbo rin pangalawang termino niya. No, magpapalitan lang yung dalawang 'yan, believe me, no? So si Te ay walang pag-asang maging mayor later on. No, si Te po ay vice mayor. Okay? Eh ngayon, earlier this month, si dati Senator Sonny Trillanes ay nag-announce na po ng candidacy niya para sa mayoral post, no? Mayoral post ng Caloocan City. Pero sa tingin ko ay matatalo po ito si Senador Antonio Trillanes, no? Eh dito po sa ating programa, marami na po tayong nasabi na nagkatotoo, no? Bongbong Marcos, Sara Duterte, yung mga senador natin noong 2022, yung mga mayor natin, etc. No? So marami na po talaga. So in terms of integrity dito sa ating programa, ay talagang inaasahan natin lahat ng mga sasabi natin, kung sino yung mananalo o kaya matatalo, ay talagang magkakatotoo yan. Hindi naman po tayo manghuhula, pero based on the sentiments, no? Based on the sentiments of people, and of course, you know, yung mga surveys din naman yan, ay napakahalaga yan, no? Not only that, but also the sentiments. Okay? Yan. So for example, no? Oh, ito lang, no, Vic Rodriguez, no, Vic Rodriguez ang ating dating secretary, ay executive secretary ng Bongbong Marcos, no. Pag ito ay tumakbo, ay kahit na sumasang-ayon tayo, sumasampalataya tayo sa mga kanyang ginawa, no? Pero matatalo din po 'yan. Something like that, parang gano'n, no. Okay, for example, no. Camille Villar or Abby Binay, no, may chance na manalo sila dahil because of this, no. Syempre yung mga bailiwicks nila at saka yung mga alam mo na, no? Pero yung ano, pwede rin po silang matalo. Yan. O Tulfo, Soto, no? Lacson. Ayun, yung mga ano na yan, pwedeng manalo, no? Ito si si Jokno, no? Alam na niya hindi siya mananalo kaya tatakbo na lang po siya bilang first nominee ng Akbayan. Ang Akbayan ang tumatakbo, ang first nominee nila ay si Attorney Jokno, Chel Jokno. No, ngayon, si Pangilinan at saka si Bam Aquino, naku po, wala po talaga, hindi po mananalo. Kaya po si Senator Trillanes, di ba, tatakbo dapat, hindi siya tumakbo bilang senador dahil wala rin pong pag-asa. Ngayon, sa Caloocan City, ay hindi rin po mananalo yan, no? Yan, ilistan nyo na po yan sa bato, no? Balikan po natin yan pagdating ng araw kung
ha, magkakatotoo ang ating mga sinasabi. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.